Sumagandang araw sa ating lahat dyan. Welcome back na naman muli dito sa ating YouTube channel. At narito naman po si Vince April upang ishare na naman ang isang pinakamahalagang bagay sa loob ng ating tahanan na kung ito ay nagkamali tayo ng pwesto ay pwedeng ito po ay magdala sa atin ng hindi magandang sitwasyon sa buhay. So para inyong malaman ay tapusin nyo ang video ito para inyong malaman kung ano po ba ang mga bagay na ito. So stay tuned, pero kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang ating subscribe button sa baba ng ating video upang lahat ng ating video ay inyo rin pong mapapanood yan. So stay tuned. Mga mamis, kung kayo po dyan ay kumbaga nahihirapan sa inyong sitwasyon dahil itong mga bagay na ito ay maaring pwedeng magdala sa inyo ng hindi maganda sa loob ng inyong tahanan. Kung kaya iwasan natin ang mga bagay na ito na ipuesto sa ating kumbaga harap ng main door or sa harap mismo ng ating tulugan, lalong-lalo na kung kayo ay mag-asawa. Pero ang bagay naman na ito, ito po'y magdadala din po ng swerte sa atin kung mailagay natin sa tamang pwesto. Ipwesto natin siya na nakaharap sa mga magagandang bagay. Pwede mo rin itong iharap sa inyong higaan kung ikaw ay single. So, sa single ay maganda ang dala nito kung iharap mo sa inyong higaan. Pero kung ikaw ay mayroon ng asawa, wag na wag mo itong iharap sa iyong higaan. Dahil ito po'y mag-a-attract ng mga third party at ang salamin na ito, ang ating binabanggit. Ang salamin ay pinapaniwalaan na magdadala sa atin ng swerte. Pero depende sa kanyang mga nakikita. Dahil ang salamin, siyempre, nagdudoble siya. Kung ano man yung kanyang nakikita sa harapan niya, yan po ay magdudoble. Basta't tiyakin nyo na ang inyong hinarap dyan sa ating salamin ay magagandang bagay. Katulad ng malinis na lugar, maaliwalas at yung mga, halimbawa kung naglalagay tayo sa sala, pwede tayong maglalagay niyan na nakaharap dyan sa ating mga upuan na mayroong mga magagandang halaman. Ayan po. At pwede rin po natin itong iharap sa halimbawa kung pinapaniwalaan nga nito kung saan siya nakaharap, kailangan ay nakaharap siya sa sikatan ng araw, yung pagsikat ng araw. Yun po ay pinapaniwalaan ng magdala sa atin ng swerte. Pero kung iharap mo ito sa iyong higaan at ikaw ay may asawa na, ito po ay nag-a-attract ng mga third party. At kapag ka ikaw po ay naglagay nito sa iyong mga, halimbawa naglagay tayo nito sa ating mga comfort room, ay wag na wag niyong iharap ito sa ating mga bowl. Kailangan na nakalihis siya sa ating mga bowl or halimbawa, kayo na ang bahala. Ang importante at pinakabawal na aking sasabihin sa inyo na huwag niyong iharap sa bowl. At ganun din po ay huwag niyong iharap ito sa inyong mga pintuan sa main door. Ilihis niyo na hindi niya makikita ang ating mga main door. Dahil siyempre ito po ay pinapaniwalaan na mag-a-attract din po ng mga negative vibes sa loob ng ating tahanan. Dahil ang pinto ay ang salamin ay ito po ay pinapaniwalaan na dito ginagawa itong mga pintuan ng mga negatibo. Kung kaya kung anuman ang kanyang nakikita or anuman ang kanyang kumbaga anuman ang resulta doon sa kanyang sa inyong paglagay kung saan siya nakaharap, yan po ay kanyang madodoble. So sa mga single, kaya sinabi ko sa mga single na maganda ito,
kung kayo po ay maglagay sa inyong harap ng inyong mga higaan, dahil kayo po ay, kung kayo ay matagal nang naghahanap or nag-isip na magkaroon ng kaparehas, ay mas maganda na doon nyo po ito iharap sa inyong mga higaan. Pero doon sa mga mayroon ng mga asawa, ay bawal na bawal gawin ang mga salamin na iharap nyo sa inyong mga sa inyong mga higaan. At ganun din po mga lalabs, kung halimbawa pagharapin nyo ang salamin at ang inyong mga TV, ay mayroon din pong magagandang mayroon ding magagandang mga mangyayari, dahil siyempre TV yun mga mamis, kumbaga madodoble niya kung ano man yung mga biyaya ninyo sa buhay. Kaya ang ibig kong sabihin, kapag tayo po ay gumamit ng salamin sa loob ng inyong mga kwarto, kailangan pansinin nyo kung ano yung kanyang nakikita, dahil yan po ay madodoble. Kumbaga, kung iharap mo ito sa mga sa mga makalat na bagay, ay magsasalamin din ito ng kaguluhan sa iyong buhay. At kung iharap mo ito sa mga magagandang bagay, ito po ay magsisimbolo sa iyo ng dagdag na mga magagandang bagay na parating sa iyong buhay. Kung kaya mga mamis, kung kayo ay mahilig na mag-arrange, kailangan napansinin nyo palagi yung makikita ng inyong mga salamin para wala tayong magiging problema, dahil minsan nagagawa natin ang mga bagay na ito na hindi natin sinasadya. Kung kaya, kailangan may alam din tayo ng konti para maiwasan natin ang mga negatibo na mangyayari sa ating buhay, dahil sino ba ang gusto na magkaroon ng mga negatibong bagay na dumarating sa atin? Siyempre wala. Kung kaya, palagi nating isipin, isaalang-alang natin yung ating mga pag-arrange, lalong-lalo na sa ating mga salamin. Dahil nga pinapaniwalaan sa ating salamin na hindi magaganda kapag iharap mo sa hindi mga magandang bagay. Kailangan ang salamin ay maganda na iharap mo rin yan sa iyong hapagkainan, dahil pinapaniwalaan na multiple ang iyong grasya. Kung kaya, ayan ang ating palaging isipin or palaging gawin, lalong-lalo na kung tayo po ay ayaw nating magkaroon ng mga problema sa buhay. Kung kaya, ayan ang iwasan natin sa ating mga salamin. Pero kung halimbawa naharap niya ninyo ang inyong mga salamin sa magagandang bagay, tiyak na magdudubli yan sa inyong buhay. Kapag hinarap nyo yan sa hindi magandang bagay, tiyak pa rin na magdudubli yan sa iyong buhay. Kaya iwasan natin ang mga bagay na ito na iharap sa mga pangit na mga nakikita, para maiwasan natin ang mga pangit na darating sa ating buhay. Ang salamin, number one ito na dapat nating pagtuunan ng pansin sa loob ng ating tahanan, para maiwasan natin ang mga kaguluhan or mga kamalasan sa ating buhay. Kailangan na pansinin natin palagi ito sa ating buhay, dahil kung hindi natin mapapansin, hindi rin po natin maiwasan ang mga bagay-bagay na mangyayari sa ating buhay na hindi kanais-nais. Kung kaya mga mamis, mga lalabs, yan po ang aking isishare sa inyo sa araw na ito, na kung kayo po ay naniniwala nito. Pero wala pong masama kung tayo po ay maniniwala, basta't ikakabuti sa ating buhay, sa iyong buong pamilya. Yun po ang iwasan ninyo, ang mga bagay na ito. Ito po ay napakasimple lamang, pero kailangan mong iwasan ang ating mga nabanggit. Huwag po nating gawin para makaiwas tayo sa mga hindi magagandang bagay sa buhay. So maraming salamat. Sana po mga mamis ay nakatulong ito sa inyo, lalong-lalo na sa may mga asawa. At doon sa mga single, ito po rin ay magdadala sa inyo ng magandang
magandang sitwasyon, lalong-lalo na kung kayo ay naghahanap ng kapareho. So maraming salamat sa inyong lahat. Hangad kong tayo pong lahat ay swertihin at tayo pong lahat ay puro lamang positibo ang isip. Huwag nating patuloyin ang mga negativity sa ating isip. So maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless. And thank you for watching.